Hi guys and welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Jello Plantito, isang plant enthusiast at bad news po. At medyo masama po ang loob natin today kasi yung mga plants na in-order natin from South Cotabato ay kadarating lang. At I'm expecting na dapat ito makukuha ko siya last Saturday. But unfortunately, dumating sila ngayong Monday at this oras pa silang dumating. So, hindi ko na alam ko ano yung magiging effect nito sa mga halaman. We're just hoping na sana ay hindi ito mag-cause ng damage dun sa mga plants. Doon ko, konti lang naman ito. Pero, syempre, ang hirap kasing hanapin itong mga ganitong plants tapos bigla na lang magkakaroon ng aberya sa shipping. Itong instance na to is very particular ako dahil perishable yung item, which is plants. So, sana maayos yung mga plants and we're just hoping na sana hindi mamatay yung mga plants because of the problem sa delivery. So, i-check natin kung ano yung itsura ng mga plants at kung maiinis ka ba talaga kapag ganito yung pagkakadeliver sa'yo ng mga halaman mo. Okay? So, without further ado, i-check natin ito. So guys, ito na yung dumating na delivery from South Cotabato. Medyo natagalan ito. Actually, hindi siya medyo natagalan. Natagalan talaga siya. Inabot siya ng 6 days bago siya na i-deliver dito sa bahay. So, yan. Actually, ito sana yung last unboxing na gagawin ko. Pero, nagkaroon tayo ng problema dito sa shipping at very disappointed ako kay sa pag-handle ng package na ito dahil walang pasabi na kung ano ang nangyari sa delivery. Usually kasi nag-i-inform sila kung ano nagiging problema at hindi sila nagkaroon ng alternative solution na binigay sa akin kung paano ito makukuha. So let's just hope na sana ito mga plants na to ay hindi pa nadadamage. Though konti lang naman ito mga plants na to pero kasi sayang itong mga plants na to dahil malalaki po yung mga items at merong isang plant dito na napaka-sensitive which is yung red cardinal at napakahirap pong maghanap ng red cardinal. Maibebenta sana ito sa mataas na halaga pero dahil sa yan, ganyan po ang nangyari. So sinabi ko kay na lahat ng mga delivery ko ng mga plants from na manggagaling ng Batangas at South Cotabato at Oriental Mindoro, pati na rin kung meron pa ako mga o-ordering ng mga plants sa South Cotabato, ay ipapaship ko na lang sa LBC. So, I think hindi na ako ganun may tiwala sa kasi marami na rin kasi siyang supply na delivery sa akin at marami na rin ako mga plants na namatay dahil sa mga delayed deliveries na hindi maibigay sa akin ang rason bakit na-delay ang mga delivery. Unlike sa LBC, so far, consistent sila sa delivery time frame pero ang laging dinadahilan ni AJ since general cargo ito, hindi nila mag-guarantee na darating siya ng maaga kahit na naka-identify siya or naka-specify siya na perishable item. So, yun. Hindi na ako magpapadeliver sa though alam nilang live plant siya, no? Live plant siya. Pero, I don't think na importante pa sa kanila yan to the point na nagtaas sila ng shipping cost. So, very disappointed ako sa performance ng so far. At hindi na ako magpapadeliver ng plant sa kanila. So, in-instruct ko na rin yung seller ko na sa mga susunod na mga deliveries ko ay hindi na sa papa-deliver. Kahit na medyo costly naman yung sa LBC, medyo mataas daw ata sa LBC, pero kung konti lang naman ang differences at ma-assure nila na consistent yung kanilang delivery time frame, eh, doon na lang ako magpapashift, di ba? So, ito, ano ko lang to, ah, point of view ko lang, dahil sa experiences ko, it may be different sa mga experiences ng mga ibang mga nag-o-order ng halaman na nagpapaship coming from other locations. Eh, since ako, nasa Central Luzon ako, so medyo malayo siya kung manggagaling ng Mindanao. Siguro kung manggagaling siguro ng Luzon, why not? Pero ito, tignan nyo,
yung box, lamog na. Makikita nyo kung baan siya kalambog. Basa. Basa siya actually, oh. Ayan, basa siya. Hindi ko alam bakit basa iyan, pero maayos ito mag-deliver ng plants itong si seller. At hindi ko alam bakit ganito yung package. Sobrang ano siya, basa, oh. Lamog siya. Parang nabasa itong box na to. Oh. Ay, let's just hope na sana maayos pa itong mga plants. Pero kahit na maayos yan, hindi na rin talaga ako magpapaship sa medyo na-disappoint ako. Or disappointed talaga ako sa nangyari. Delayed to eh. 6 days for a plant. Masyadong matagal yung 6 days. Ayun, oh. Basang-basa, oh. Para siyang nababad sa tubig, oh. So, I don't think si seller mag-shift ng ganito. Sa tagal ko nang kilala si seller, parang pinagdidilig nila, oh. Tingnan nyo, basa, oh. Binasa nila sa loob or nabasa. It's either yun na nangyari. Ay nako, bakit ito nagkaganito? Let's just hope na maayos pa itong mga plants na to. Ayan, oh, basang-basa ng tubig, oh. Oh, guys, oh, basang-basa ng tubig. It's either ito, nabasa sa ulan, ayan, oh, or diniligan. Ayan. Oh, ayan ang magiging problema kapag sobrang tagal na ng halaman. Ayan, oh. Tignan nyo. So, hindi na talaga ako magpapaship sa... Last na to. Yan. Before, maganda yung servisyo nila, pero lately, wala, sumapalpak na sila. Ang katwiran nila, na-upload daw ito ng eroplano, kaya siya na-delay. Pero ayaw nilang sabihin na na-delay siya kasi meron daw silang 5 working days para daw i-deliver yan. E, perishable item to. Oh. So, kayo nang humusga kung anong ginawa dito sa plant na to. Hindi ganito mag-ship ng plants yung seller ko. For the longest time, for the past 3 years, never siyang nag-ship ng mga plants na basang-basang ganyan. Ini-air dry niya yan. So, ito ay Pinya tipartita. So, wala na tayong magagawa dito sa dalawang leaf na yan. Given na yan, ayan, oh, tanggal na. So let's just hope ito hindi magkaroon ng problema sa mga roots niya kasi it seems like talagang lamog. Ayan, oh, pati mga ano niya, lamog. Napaka-disappointing naman to. Basa. Yung pinagbabasa, oh. So ito ay rogosome. Ayan. So, ito ibababad ko muna sa tubig para makarecover sila. Yan, no? Basa. Sobrang basa sila. Rogosome yan. Sana ito na yung red cardinal. Ayan, no? Basang-basa, oh. Hindi ko alam anong ginawa nila dito, oh. Hindi dapat binabasa ng ganito yung mga plants. Ayan, no? Basang-basa, oh. No? Halatang ano eh, most likely ito parang diniligan nila, binasa nila, dahil alam nila ito na magkakaroon ng problema. Ayan o, tignan mo ang problema kapag binasa. Yan. So, napaka walang silbi ninyo. Napaka ano nyo. Napaka irresponsable nyo sa package na to.
Ayan. Galit na galit ako kasi mga halaman to eh. Lord, let's just hope na sana mabubuhay ang mga yan. Puta, last ko na rin lang naman ito na pag unbox from Tina ako talaga magpapadeliver sa kanila. So, ito Susan ata to, kung di ako nagkakamali. Ayan. Freebie ata to or namain free ko. So, yan kay Ate Giselle. Ayan. So, ito naman ay ito ata ay mint na ano, na hookery. Kung di ako nagkakamali. So, thank you Ate Giselle sa pa-freebie mo. So, dumating naman siya na medyo maayos ito. So, we're just hoping na sana mag-survive siya. Yan. So far, ito yung pinaka-worst na unboxing na ginawa ko. Yan. So, napagpasensyahan ko ang dun sa mga previous nilang kapalpakan. Pero I don't think ito mapapalampas ko to. Yan. So, we're just hoping guys na sana ito umayos yung mga plans na yan at di tayo magka-problema. Pero meron pa rin tayong mga order na darating. Yung last two batch ng orders. Pero yung mga orders na yon for the meantime, ay ipapadeliver natin gamit ang LBC. So, dun muna tayo magpapadeliver. So, inuulit ko ah. Ito, experience ko lang ito. So, hindi ko sinasabing ganito lahat ang experience ng mga customers ng pero ako, medyo disappointed ako dito. Ayan, no? Halatang pinagbabasa nila. It's either pinagbabasa nila yan. Ayan, no? May mga tubig, oh. Sige, maghanap kayo ng seller na mag-deliver ng panaman na ganyang kabasa. Ayan, no? Basang-basa, oh. Diba? Anyways, let's see kung ano magagawa ng powers natin dito sa mga halaman na to. I hope na mag-recover sila kagad. And anyway, ito na lang yung pinakalas natin na ipapadeliver natin siya sa G. So, kahit na medyo mahal sa LBC, doon na lang muna ako. Basta guaranteed na hindi madidelay na ganito katagal ang mga perishable items. So, that's it guys. Na-unbox na natin yung mga plants na galing na South Cotabato. So, nakaka-disappoint talaga. Wala akong masabi. I have no words for it kasi nakita nyo naman, nalambog-nalambog yung box. Tapos, halatang-halatang basa. Hindi ko alam kung ito'y sinadyang basain sa loob, diligan sa loob, or nabasa sa ulan, or what. Pero, hindi ako natuwa dun sa ginawa ng sa package na yan. Sana man lang, kahit sana na-delay na, at least man lang sana iningatan yung laman ng box. So, if ganito yung mangyayari in the near future again, I don't think na kukunin ko pa yung para magpa-deliver kasi kung hindi sila reliable, I will not take that risk para ipa-deliver yung mga plans sa kanila. So, doon na lang sa ako sa isa na kahit na medyo pricey at limited sizes lang ng mga plans yung pwede mong maipa-shift. Kung magpapadeliver man ako na medyo malalaking plan, siguro dun na lang kahit na medyo costly yung service o yung price ng delivery, so long as maingatan yung mga plans. Yun ang mas importante. Kasi yun naman ang reason bakit ka nagpapadeliver, di ba? So bawi na lang tayo sa ibang bagay para ma-recover natin yung expenses dun sa shipping. Anyway, since hindi na tayo ganun kadalas na nag-unbox pa, actually meron pa tayong isang parating, pero siguro yung mga susunod na parating kung magkakaroon man tayo ng delivery, sa LBC ko na lang ipapadeliver. For the meantime, na mas okay pa ang delivery sa LBC. Kasi sa LBC, I'm not promoting this because sponsored ako ng LBC, so sana hindi lumaki ang ulo ng LBC at sana ma-maintain ninyo yung delivery time frame, especially kapag mga perishable items, dun muna. Dun ko muna ipapaship. Kasi nasubukan ko na siya sa Oriental Mindoro, dun sa isang seller natin na nagbebenta rin ng plants. Sinip niya ngayon sa LBC,
kinabukasan dumating na dito sa bahay. So siguro, tsamba lang, inabutan lang nung pag-pick up at mabilis. At possible din siguro dahil sa Luzon din siya, kaya lang sa Oriental Mindoro, mas maiksi yung biyahe at hindi na isasakay ng eroplano. So, isang reason din yon. So, pagdating sa naman, sorry, ayoko na, hindi na ako magpapaship doon. So, ito, based lang sa experience ko ha, sa experience ko lang to, I'm not saying totally ganun ang servisyo ni baka kasi naman sa mga ibang lugar, eh okay naman ang servisyo ni pero sa akin, hindi ko na siya kukunin. And I have more reasons why. Kasi sa LBC, sa coming from Tacurong, inaabot lang siya ng 3 days. 3 days. Usually yun. Siguro, pinaka-late na yung magpa-4 days siya kung delayed talaga siyang kukunin. Kasi ang ginagawa ko, pinipick up ko mismo sa LBC office dun sa branch na, LBC branch. So, doon ko siya pinipika para hindi masyadong mataas yung shipping. Yun. So, yun ang ginagawa ko. And napansin ko naman na okay sila in terms of pagdating sa ganun sa time frame. So, doon na muna. Pati yung galing ng Batangas at yung manggagaling ng Oriental Mindoro. So, kahit na siguro medyo pricey yung pagpapadeliver, doon na lang muna natin sila ipapadeliver sa LBC. Okay? So, I hope nakatulong sa inyo ang episode na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga episodes. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!